Welcome back to Look Recaps. Ngayon papakita ko ang kwento ng isang lalaki na may kakayahang kumuha ng bagay galing sa panaginip. Si Sangyo ay isang mababang klase ng scriptwriter na walang trabaho, kaibigan at wala ng magulang. Ang problema niya ay ang hindi makatulog na halos kalahating taon na. Ngayon si Sangyo ay nananaginip na nasa train eto at biglang lumabas ang demonyo at hinawakan sa buhok at gumawa ng butas sa lapag at nilagay ang ulo neto dito sa hinang pagkamatay. Nagising siya agad at nagsulat. Kumatok ang landlord na may dalang pagkain pero si Sangyo ay tumakas sa bintana dahil wala siyang pambayad sa renta. Nang naglalakad siya sa daanan na alala niya lahat ng sinabi ng mga eksperto na binisita niya tungkol sa kanyang panaginip na mga psychologists, doctors, scientists, religious. Lahat sila ay may iba't ibang salaysay pero wala sa kanila ang kayang tulungan siya. Hininto siya sa isang kainan at umorder ng murang pagkain. Pero nilagyan ng matanda ng itlog eto para sa kanya at libre. Habang naghihintay siya sa pagkain na maluto, nakita niya ang kape sa tapat niya. Si Waer ang babaeng gusto niya. Nakilala niya eto nung nakalipas na taon nang pumunta sila sa bar upang magsaya kasama ang mga kaibigan, kumakanta eto dito. Lagi na netong iniisip simula noon. Nang okay na ang pagkain neto, umupo siya at kumain, pero nilapitan siya ni Sangye, manager neto. Tumakbo siya at nahulog ang pagkain niya pero napakabagal niya upang tumakas at nahuli siya neto. Dinala siya sa restaurant, pinapanood niya ang manager habang kumakain. Pinagalitan din siya dahil sa hindi pagtupad sa kontrata at hindi pagpasa ng script sa tamang oras. Sinabi netong dahil sa kayang insinya hindi siya makasulat ng maayos, pero sinabihan siya na dapat matapos niya ang script ng 10 araw. Bumalik siya sa apartment nang nakita niyang sarado na amang apartment at nasa daanan na ang mga gamit, pinalayas siya ng landlord. Pumunta siya sa kafe at nagsimulang magsulat ngunit nagugutom eto at nakatulog, nanaginip siyang lumapit ang demons at nilagyan siya ng kadena sa leeg at hinahampas siya sa lamesa. Nagising siya kinabukasan at natuklasan niyang ninakaw ang laptop neto. Sa kadahilan ng wala na siyang trabaho at hindi malaman kung ano ang panaginip at totoo, pinadala niya ng mensahe si Sangye na sinabing magpapakamatay siya upang makasama niya ang magulang neto. Nang tatalo na siya, tinawag siya ng tindero upang bigyan ng libreng pagkain, sinamahan siya ng lalaki sa roof habang kumakain eto sinabihan siya ng lalaki tungkol sa mga taong namamatay dahil sa panaginip, naalala ni Sangye na ganun din siya. Sinabi ng matanda na kung mangyari sa iyo eto sabihin mo lang na nananaginip lang ako upang makawala ka ng mabilis. Nanatili si Sangyo sa rooftop hanggang gamabi, binente neto ang mga cellphone upang makabili ng pagkain. Pumunta siya sa convenience store upang magnakaw pero nagbago ang isip neto. Habang kinakain neto ang pinamili, nagulat siya nang nilapitan siya ni Waer at nag-alala eto sa kanya. Para etong totoo nang biglang naging demon si Waer at tinutulak siya sa salamin, napansin eto ng babae na parang inatake siya ng panic attack. Sinaksak si Sangyo ng espada neto at hinawakan niya ang espada nang naalala niya ang sinabi ng matanda na sabihin lamang na nananaginip lang siya, bigla siyang nagising at tumilapon sa loob ng tindahan nang bumangon siya nakita niya ang sandata ng demonyo sa kanyang kamay, tumakbo siya sa park bago dumating ang ambulansya. Tinitignan niya ang espada at sinisiguro na hindi siya nananaginip ulit. Kinabukasan tumungo siya sa bentahan ng mga gamit upang ibenta eto pero binente neto sa pawn shop sa tamang halaga ng sandata na 20,000. Agad na sinumulan ni Sangyo gamitin eto, bumili siya ng computer, kumain sa magandang restaurant, tumira sa magandang hotel. Sa gabi ininom siya ng gamot pampetulog at hinintay makatulog ulit. Ang panaginip ay nangyari sa loob ng hotel, lumabas eto sa kwarto at naglakad, hinawakan ang vase at sinabing nananaginip lang siya pero walang nangyari. Naisipin niyang maglakad muli nang biglang lumitaw ang demon at hinabol siya hawak ang malaking ginto na axe. Hinampas siya neto ng maraming beses at nagkasugat-sugat siya, pero nang tinaga eto nahawakan niya ang axe at sinabing panaginip lang eto. Muli nagising ulit eto at hawak ang sandata at wala siyang mga galos. Binenta ulit neto sa pawn shop at muli netong ginasto ang pera. Bumili siya ng damit, sasakyan, at nakipag-inuman sa mga babae sa bar. Nang pabalik na siya sa room, hinad niya hinayaang papasukin ang mga babae sa kwarto, imbes binigyan na lamang neto ng pera. Sa gabing yun sinubukan niyang managinip sa loob ng museum na nakita sa libro. Nang nakatulog gumana ang balak neto na naginip siya sa loob ng museum, habang naghihintay siya na dumating ang demon,
sa ngayon dumating ang demon, hawak ang baril at wala ito sa plano niya. Nagsimula siyang tumakbo at iniiwasan ang bala pero nahuli siya ng demon at pinatay siya. Dahil nagising siya na walang hawak na kung ano, uminom ito ng gamot pampatulog, at bumalik sa panaginip. Nagsimula siyang tumakbo, tumalon siya sa dalawang antics at sinabing nananaginip lang siya at nagising ito. Sa oras na to, binenta niya ang antique sa isang professional antique dealer, nakatanggap siya ng 2 million. Nang makaalis ito sa shop, nilapitan siya ng galit na si Sanghe, dinala neto sa isang restaurant at binayaran sa pagkakautang neto at sinabing hindi na siya magsusulat muli. Sumunod na araw, pumasok siya sa Huawei Cafe at umorder ng kape. Tinanong neto kung naaalala pa ba niya siya at sinabing hindi. Tinanong din niya ito kung bakit neto binabenta ang kape at sinabi netong dahil wala siyang mga customer at nabaon lang siya sa utang. Sa gabing yun, nolising si Sanghye habang kasabay sa hapunan si Sanghye na gustong malaman ang sekreto nito sa tagumpay. Dinala ni Sanghye si Sangyo sa hotel neto habang nilalagay neto ito sa higaan. Nagpanggap siyang aalis pero bumalik ito at tinignan ang wallet ni Sangyo at ang checkbook. Nagulat siya nang biglang nagising si Sangyo at hawak-hawak ang gold chains. Ngayon nakita niya ang sekreto neto, nagmakaawa itong sumama sa kanyang ginagawa at tulungan ito. Sumunod na araw, binili ni Sangyo ang kafe ni Wires at sinabing gusto niya na siya parin ang magpapatakbo ng kafe. Inimbita neto upang mag-dinner at pinag-usapan ang mga plano neto sa kafe. Sa gabing yun, habang naglalakbay si Sabio sa panaginip and then si Sanghye upang bantayan ito habang tulog. Isa sa panaginip neto ang pagnakaw sa bangko. Pinakita niya paano niya na-co-control ang panaginip neto. Nagsimula niyang labanan ang demons at kayang pagalawin ang bagay gamit ang isip. Sinubukan din niyang dala ng isang sasakyan. Sa kabilang dako, ang kafe ni Huawei ay napuno ng customer. Inutusan ni Sangyo si Sanghye na bayaran ang tao para pumunta sa kafe. Binigyan din niya ng pera ang isang tindero pasasalamat sa pagkain na binigay. Matapos magsara ng shop, naglakad sila ni Huawei. Lagi na silang magkasabay maglakad pauwi tuwing pagkatapos ang trabaho ni Huawei. Nagsulat si Sangyo ng script at ibinigay kay Sanghye at sinabing basahin habang tulog. Dahil nasa isip na neto si Huawei, na naginip siya na nasa higaan sila pero pinilit niyang magising at nakita niya si Sanghye na umiiyak dahil sa sobrang ganda ng script na nabasa. Kinabukasan, binenta nila ang script sa movie company at nag-offer ng malaking halaga para sa gaganap upang maging success ito. Gumawa din sila ng bonggang dinner event para makilala siya, at kinuha si Huawei bilang partner. Ilan araw ang nakalipas habang nasa panaginip na discover neto ang isang katawan ng monk na nagmeditating. Nang subukan niyang kunin ang belt, ang kamay niya ay natunaw. Nang bumalik na ang kamay neto, sinubukan ulit niyang kunin. Habang kinukuha neto, hinawakan siya ng monk sa dibdib at binaliwala ni Sangyo eto. Walang nagpakita na demon at ang mga ginto ay nagsimyo lang nawala. Isang gabi, dinala niya si Huawei sa rooftop at pinakita ang furry work na hinanda niya para sa kanya. Pumunta sila sa apartment. Habang naghahanda si Huawei sa CR, naghanda si Sangyo na umamin sa kanya nang biglang may tumama sa kanyang dibdib. Nang tignan neto sa salamin ang dibdib, nakita niya ang dalawang sugat. Nang dumating ito sa lugar, binaliwala niya ang party ni Sanghye na may kasamang mga babae. Agad siyang tumungo sa kwarto. Tinanong siya ni Sanghye kung kukuha ba ulit sila ng ginto pero sinabi niyang hindi na muna dahil matutulog na muna siya. Nanaginip siya sa isang mataas na gusali na walang laman kundi ang isang kakaibang rebulto na nasa balcony. Nang nilapitan niya ito, nakita niya ang sariling katawan na natutunaw. Sa paggising niya, nakita niya ang bagong sugat sa balikat at marami pang iba makalipas ang oras. Lahat ng yun ay dahil sa dating tama neto sa demon sa pakikipaglaban. Kinabukasan, hinanap neto ang vendor at magtanong. Bago siya dumating sa lugar, may van na dumukot sa kanya. Nang tinanggal ang takip sa kanyang ulo, nakita niya na nasa abandonadong lugar siya na napapaligiran ng mga gang criminals na ang pinuno ay si Kiangge. Sinabi ni Sangyo na ibibigay niya ang lahat ng gusto na 10 million demand. Tinawagan niya si Sanghye na dalhin ang pera. Nang dumating siya, kinuha ng tauhan ni Kiangge ang pera pati na rin si Sanghye. Pumunta sila sa apartment ni Sangyo. Nakita nila ang tagong kwarto na napakaraming antiques. Sinubukang nilang paaminin si Sanghye kung saan neto niya nakuha ang lahat. Dumating si Huawei upang makipagkita kay Sangyo. Sinabihan ng receptionist si Sangyo tagpo dito at sinabi niyang huwag papasukin upang sa ganon ay hindi ito madamay.
Pero pumunta pa rin eto. Nang lumabas siya sa elevator, kinuha siya ng isa sagang at dinala sa kwarto. Sinabi ng isa sagang na kala neto pera lang ang kukunin, nagalit si Tiangge at sinuntok eto ng paulit-ulit. Nagising si Sangge, sinipa ni Waer ang lalaki at hinampas ni Sangge ng base eto. Kinagat ni Sangyo ang humahawak sa kanya at nakatakas eto pero nasaksak siya. At tumakas sila, nagpaiwan si Sangge upang makatakas ang dalawa hanggang sa binugbog eto at namatay. Naabutan sila ng isang gang, pinagtulungan nilang bugbugin at sinaksak ni Sangyo eto. At nawalan sila ng malay nang napansin ni Sangyo ang lugar na hindi pa niya napupuntaan. Nagsimula siyang tumakas lumayo, nang makita niya ang umiilaw na pinto, hinawakan niya at nakita niya ang nakaraan neto, pati na ang panaginip, ang lahat at ang katawan niyang dinala sa ambulance sa labas ng convenience store. Naglakad siya sa isang lugar na may malaking kristal na pader at sinuntok eto at sinabing nananaginip lamang siya paulit-ulit hanggang sa nahimitay eto dahil sa kawalan ng dugo. Ang katawan niya ay nagsimulang mag-transform bilang isang demon. May lumabas na sandata sa kamay niya at sinumulang niyang hampasin ang kristal na pader. Nang mabasag niya eto, lumabas ang demon sa apartment ni Sangyo at nagising din si Sangyo. Pinatay ng demon lahat, hanggang doon pinagbabaril eto at pumunta kay Sangyo at handa ng patayin at sinabi netong nananaginip lang siya at ang lahat ng antiques na galing sa panaginip ay nagsimulang nawala. Nahimitay ulit si Sangyo at nang nagising siya, nakita niya ang sarili sa gabing nasa labas siya ng convenience store. Nakita siya ni Waer na naalala siya sa concert kaya pinakain niya eto. Habang kumakain siya, sinabi ni Waer na nabasa niya ang kwento na ginawa niya sa magazine at napakaganda neto. Inuferin din niya etong magtrabaho sa cafe at nagsimula siyang umiyak. Isang araw habang nagtrabaho sila sa cafe, binigyan siya ng regalo ni Waer ng brand new laptop. Para magsulat muli, nakipagkita siya kay Sangge at binalik ang pera dahil hindi siya makagawa ng script na pinapagawa neto. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita siya muli sa isang vendor para umorder ng pagkain at sinimulang ibalik ng lalaki ang pera na binigay niya at pinakita ang peklat neto sa katawan dahil pareho sila nang naranasan at natutunan netong maging humble. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, nakita niyang bumalik siya sa huling panaginip neto, nakita niya ang demon na sinusundan siya simula pa nang pumunta siya sa convenience store. Sigurong huwag kakalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood. Follow.